Ayan siya, pasok ulo. Dito. Yung 24 karat natin. Ayan, pwede natin tanggalin dyan sa... Ayan, babalik natin dyan. So, yun nga guys, yung pasok ulo. Ayan, kukunin natin yan guys. Guys, yung ating kinuhang pasok ulo guys. Ayan, medyo makapal siya. So, kukunin na natin siya doon. Ayan, resibuhan na. Ayan, ibigay natin doon. Here, there we go guys, naiuwi ko na aking pasok ulong necklace. Ayan, ibigay. Well, which is nandito siya dati pero i-sinap ko sila kasi mas malaki po yun. Ayan guys, we need to open it. So gonna show. Pasok ulo kasi mahaba siya guys. Ayan, ganyan siya ka ano, kahaba. Ganito siya. Kapat. Ganyan siya kapital guys, which is mahaba talaga siya guys. Binili ko siya nito kasi meron akong mga personalized dito pendant, which is that asti kung mag-fit siya. Ayan. Meron ako dito cross pendant na sinasabi. Cross pendant. And the personalized na letter G na talagang pinasadya ko sa sarili ko guys. So now, itry natin kung papasok siya guys. Kasi talagang binili ko siya dito para dito. Sa dalawang pendant ko. So, let's go. Comment. Parang ano pa. Parang sakto-sakto lang guys. Gawan mo lang siya yung para ano. Para talagang pumasok yung ulo ng diba? Parang kulang pa siya. Ayan. Ayan. Kapasok na siya guys. Pumasok din naman siya. So that's it. Sakto-sakto lang siya guys sa aking pendant pisa. Ayan. Ayan ito. Siya guys kasi 25 gram siya mahigit. Ganyan siya guys. Yeah, a letter G. Yung personalized na ako, which is my name, Grace. So, ayan na guys, yung isang pendant niya. Masusuot ko pag ano kasi ito guys, ano na siya, anuhin kasi ayan, makapal siya. As in, makapal. So, suggest lang sa mga gustong bumili ng gold. Kung gusto niya ng 24K guys, go on to be makapal na. Huwag na sa manipis. Kasi, pag manipis siya guys sa ganitong mga klase, 25, lalo pag 24K, talagang madaling matigas guys. So, you should go on to a makapal one. Sa tip-one po siya sa mga kapal. Yeah. And yes. Ayan guys, so pasok ulo kasi, ayan, papasok mo lang sa ulo mo. And then that's it. Nasuot mo na yung gold na binili. Ayan guys, yung isang letter G ko, madali siyang matanggal. Ayan, matanggal.
madali siyang ayan, parang dito naman parang medyo dihado, medyo parang butin din, pero at least nagpumasok din siya. So, try natin guys, kasi mahirap din kasi parang butin talaga siya. Ayan, ganyan din natin siya, patagilid natin para pumasok. Ayun, okay din siya guys. Pero, mas ano siyang anuhin guys, mas maano siyang hilain. Parang sakto din siya, pero mahirap din siyang hilain. Kasi mahirap siyang hilain guys, kasi mas maluwang yung butas ng isang magic. Ito kasi guys, dati may bumili nito dati, katapos sinanla, hindi na natubos. Kaya nagkaroon ako ng cross. Hindi talaga ako mahilig sa cross, pero nung nakita ko din ito, parang gusto ko din siyang magkaroon din. So kinuha ko sa kanya, sinanla niya, and then hindi na natubos, so naging sa akin na. So ganyan na lang siya guys, kasi medyo mahirap siyang hilain. Ayun. So ganyan na guys, and then gusto ko siya kasi mataba na ako, tumaba na ako. I have no choice. Kasi gusto, hindi siya, mahilig akong bumili ng gold guys, pero I'm not into wearing ng pang-araw-araw siya. Bumibili ako ng mga gold kasi gusto ko silang magkaroon ng investment. Investment po kasi talaga ito naman ito, which is, siguro nga, pag uwi ko sa Pilipinas, wala na ito na ito sa akin. Kasi, ano ko siya sa lupa. Ang lupa kasi ang gusto ko talaga. Kasi kahit yung lupa, pag nandyan lang talaga, hindi siya manlakaw. Kasi pag gold talaga guys, parang nakawin, lalo pag mga 24 karat na gold siya. So, yan na nga guys, maganda siya sa ano. Siya isuot. Makapal siya guys. Which is marami pang makakapal dito, pero I can't afford na yung mga iba. So, ayun na nga guys. So, I show you the other mga ano niya. Itong cross pendant na to. At saka yung personalized letter G ko. Pendant. Kaya ako bumili at napabili ng Pasok Ulong na 24 karat gold. Which is ito guys, yung ano niya. Ito yung resibo niyan. Hindi pwedeng bumili ka ng gold na wala pong resibo. So, this is the certificate of the golds. Ayan. Kasi guys, ito. Ayan. May diamond siya. May pwede kasi din bumili ng the gold doon. Tapos may mga diamond din sa store na yun. Sa shop na yun. Then, ayan. Ito yung ano dito sa Taiwan. Which is 6.45, equivalent niyan sa Philippine gram is 25 grams guys. So, kasi ang 1 gram dito is equivalent to ito guys, 6.45 yan. So, ang 1 gram dito guys, yung 1 gram na Taiwan grams is equivalent to 3.75 na Philippine grams po yun. Mahirap po i-explain. Pero, ako kasi, alam ko na kasi nagtitinda din ko talaga ako nito ng golds dati. But, I stop kasi na-stress na ako. Wala na akong tulog. Which is,
Siguro nga pwede akong bumalik pag ano na, medyo okay-okay na ako. Nagpapahinga lang ako. Yan guys. So, hindi po kayo pwedeng bumili ng mga golds na wala po silang certification na ibibigay sa inyo. At saka yung store, telephone ng store guys. Ayan. This is, binili ko dun sa, dito lang sa may 3 minutes away sa shop talaga dito na guaranteed na. Gold and diamond shop po siya. Ayan. Ayun nga. Kasabwat ko din si Lolo dito na sabi ko, Lo, gusto kong bumili ng ganito ko ulit. Alahas ko na yung pasok ulo. Kako sa kanya yung sasabit niya lang sa ulo. Hindi mo na kailangan tanggalin yung lock nito para lang ikabit-kabit sa leeg mo. Kasi guys, alam niya nang madami akong nabili. Kaya nga, yan lang yung ipinakita ko. How much more kapag binuksan ko pa yung laman niya. Marami siya dito guys, pero I will never gonna open. Nasabi naman kaibigan ko. Guy, ano, Grace, bilisan mo. Yan, box ko na lang daw yung mga alahas ko. Which is lahat yan guys, alahas ang laman nito. Isang alahas yan, mga alahas ang laman nito. Isang bag na to. Ayan, yung mga yan. May mga sing-sing, bracelets, bangles, ayan, mga yan. Earrings, ganyan. Earlobe, ganyan. Yung mga yan, yung laman na guys. But here, I wanna. Kasi, ito lang talaga gusto ko guys na, ano, i-video. Kasi, gustong-gusto ko talaga siya guys. Hindi siya, kumbaga sa mga Taiwanese, dito kasi sa Taiwan guys, pwede silang magsuot ng makakapal kasi wala pong maraming magnanakaw dito. Kumbaga, normal lang na magsuot sila ng ganun as a fashion nila. Kasi, pero sa Pilipinas sa atin, naku guys, delikado tayo. Pag nagsuot pa tayo ng mas makapal dito, baka mamaya iiyak na ako kasi nawala na yung pera. Ayan. So, bumibili ako ng mga alahas guys. Na-addict akong bumili ng mga alahas, which is, this is good for investment. Lupa at alahas. Yun po yung suggested na kailangan natin ipunin. Huwag na po yung mga ek-ek borecheck dyan. Which is, yes! I bought some iPhones. Pero, ang sa akin lang guys naman, yun ay gift ko na lang din sa sarili ko for my hard work. Ayan guys nga, salamat. Ayan nga lang guys. Salamat sa panonood sa aking video and I'm so happy na I have this now.